Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po si Inday Janelle, ang ambisyosang YouTube vlogger na Inday ng Turkey. Pag-uusapan natin sa araw na ito ang tungkol sa mga common na behavior ng mga Turkish employer natin. Lamang po na mag-hire ng mga foreigner na nanny. Not only the rich family in Turkey can afford to hire a nanny, but the very, very rich Turkish family, the elite family of this country, they can hire a foreign nanny to take care of their kids and to work inside their homes that they can trust. All around helper, syempre yung mga mayayamang Turko. Kasi sila lang po ang may kapabilidad na magbayad ng 800 to 1,500 US dollars sa bansang ito. Kasi ang mga locals po dito, ang pasahod lamang sa kanila ay nasa 2,800 Turkish lira or nasa 300 dollar lamang sa isang buwan. Eh naman tayong mga foreigner, stay in tayo sa trabaho, eh sila naman po ay stay out. Umuwi sa umaga, umuwi sila sa hapon. When this family see you as a good person, syempre naman po itinuturing nila kayong kapamilya na mapaitim po yung pakikisama nila sa inyo. At itinuturing nila kayo bilang kapatid o kapamilya sa kanilang mga pamamahay. Nakikita rin naman nila, nafe-feed din naman nila yung mga nanin na talaga na nakikita is talagang mababait, masunurin, magalang, respectful sa kanilang mga employer. Syempre, pag nagustuhan ka ng mga Turkish, talagang magugustuhan ka nila at papakita nila sa inyo ang kanilang kabutihan. Bilang mayaman, hindi lang very stressful po. Hindi na sinabi mong mayaman kayo, wala ka ng problema. Stressful po ang kanilang pamumuhay. Under pressure po sila yan sa gobyerno, sa kanilang pamilya, sa mga empleyado, at sa mga lahat ng nakapalibot sa kanila. Kaya yan, madali silang maggalit, mainitin ang kanilang mga ulo, sa pamamalakad ng kanilang mga kumpanya, mga business, mga establishment. Stressful po talaga ang magiging mayaman. Dahil po sa stress na ito, nagiging palasigaw sila, palautos, medyo pag nagsalita sila parang galit, imbis na maganda rin yung kanilang pagsalita, pero parang dahil sa stress na, hindi parang inilalabas nila doon yung galit. Kaya minsan pag kahit konting mali lang yung kasambahay, sinisigawan nila, binubulyawan nila, pinagsasalitaan nila ng hindi maganda sa kanilang lingwahe. Maiintindihan rin natin yung bakit sila nagkakaganoon, kasi dahil nga sa problema sa kanilang kumpanya, sa pamilya, at kung mga ano-ano pa. At kayo, kung kayo po ay nagtatrabaho bilang yaya sa kanilang mga anak, minsan, o hindi lang po minsan, palagi po, pag umiyak yung bata, naiirita din yan sila. Kaya kailangan nyo pong ilayo yung bata, ilipat sa kabilang kwarto, ilabas mo sa sala, o minsan dinadala nila sa mga park, para po hindi magalit yung kanilang amo at nasisigawan sila ng bakit hindi mo kayang patahimikin yung bata. Sa mga babaeng employer naman po, talagang marami na akong na-interview na mga kababayan natin. Meron din pong nag-share ng kanilang mga experience na itong mga employer na babae, kasi karamihan sa kanila na housewife, nasa bahay lang yan sila. Ngayon, pagdating ng asawa nila, inaasikaso talaga nila yan, pinagluluto nila yan, sineserbisyuhan nila yan, lahat ng kayang pwede nilang gawin, ginagawa nila sa asawa. At saka, malalaman nyo rin po yan pag nagtrabaho na sa kayo sa kanila, na itong mga employer na babae, pag malapit ang parating ang kanilang mga asawa, ayan, nag-aayos na sila, nagpapaganda na yan sila, galing palagi yan sila sa parlor, wala yan silang ginawa kundi magtelebabad ng telepono at magpunta ng parlor, nagpapaganda. Tapos pagdating ng asawa, pinapakita nila yan sa asawa nila na inaalagaan nila yung mga bata. Sa actually naman, yung mga among babae, maniwala kayo sa hindi,
eh, talagang hindi rin yan sila nag-aalaga ng kanilang mga anak. Inaasa yan sa mga katulong, sa mga yaya. Pag malapit ng parating ang kanilang mga asawa, ayan, magpakitang gilas na yan sila, na inaalagaan yung anak nila, na lahat binibigay nila. Tapos sabi nila sa asawa nila, pagod na pagod ako pag-aalaga sa anak, ganyan, ganyan, ganyan. Parang pinapakita talaga na good nanay sila. Ang kayo naman po ay nasisigawan ng inyong mga employer, babae man, lalaki, normal po yan sa kanila ang pagsisigaw. Dito usually sigaw ng sigaw yan, kung makasigaw, wagas. Yung parang itinuring nila minsan yung mga katulong nila na parang alipin. Malas nyo rin po pag nakatangpo rin kayo dito ng mga employer na nagda-diet. Lalo na yung amo nyong babae or amo nyong lalaki, dalawa siya nagda-diet. Kasi wala pong laman yung ref ninyo, kahit yung pagkain ng bata, limited. Kaya kung kakupo sa inyo, may pera mo kayo, may sweldo, magpili po kayo ng sarili nyo pagkain, lagay nyo sa kwarto, itago nyo para may makain-kain po kayo ng konti. Kasi yung mga among nagda-diet, Diyos ko, dahil may, ang niluluto lang niyan nila, puro dahon-dahon, konting pagkain. Eh syempre, tayong mga katulong, kailangan natin kumain ng kanin para may resistensya tayo. Mag-umpisa ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10, alas 11, alas 12 ng gabi na pagsirebisyuhan sila. May mga pag-uugali din ang mga amo nila na talagang matulungin. Tinutulungan pati yung extended family ng natin. Ayan, minsan hindi magkasya yung mga sweldo, minsan nagpapahiram yung amo. Ganyan. Magbibigay yan sila, hilingin sila ng tulong. May mga employer doon mababait talaga, na talagang naintindihan nila ba yung kalagayan ng kanilang nani naman sa vacation time, yung mag-aano ka ba, yung summer, ayan, pupunta kayo ng dagat. Usually talaga, lalo sa mga mayayamang pamilya, nakababad yan sila sa dagat. Kaya si nani, ayan naman, magbabad ka naman dun sa dagat, yung alaga mo rin. Ayan, kailangan mong bantayan. Kaya yung amo mo, si ka-sexy-sexy, magpa-sunbathing siya, kung anong gagawin yan. Siyempre, ang lahat ng responsibilidad yan, iasa niya sa kanyang katulong. Dahil pandemic ngayon, yun bang yung kanilang mga nani o yung kanilang mga helper, hindi nila pinapalabas, walang day off. Kung may day off man, sa bahay lang magstay. Dahil takot na takot silang mahawaan ng puro, kasi kahit saan sa loob napunta yung katulong. Hindi nila iniisip na sila panay rin ng bisita, walang katapos ang bisita, pumupunta ang kapamilya nila sa bahay, nagpa-party pa yan sila, o labas ng labas din sila, araw-araw lumalabas. Ang katulong hindi palabasin dahil takot daw mahawaan. Eh bakit sila panay ang labas nila? Kasi mga ugali din itong mga employer na Turko, na kahit mga damit nila, hindi nila kayang ilagay sa bin. Yung mga panty na hinubad nila, ilagay lang niya sa lapag. Ang mga medyas nila, itapon nila. Yung mga damit nila, itapon nila sa gilid. Kahit magsinga sila sa tissue, ilagay lang dyan sa gilid. Ayan, para ba silang ano, parang itinuring nilang sarili nila na mayroon disabled baga, kasi umaasa silang may katulong. Eh, ito naman si Inday, siyempre pulutin mo yung lahat, ang panty niya, ang kondom ng amo, yung mga bra, yung mga siningahan, pulutin mo yan, ititapon mo at lagay mo sa lugar. May mga ugali silang ganyan, feeling disabled, na para kahit malapit lang yun, nandyan lang sa unahan yung telepono, yung baso, yung tubig, ay pakikuha mo ganyan, ay pakitala mo ganun, ay pakilagay mo doon, ay pakilagay mo ganyan. Feeling disabled yan sila at meron silang mga katulong. Nakabwisit din talaga na ugali itong mga among ito. Tinatakot nila ang kanilang mga Pilipina na ganyan, pag may ginawa kang kalukuhan dito, or aalis ka, hindi ka nagpapaalam sa akin, susumbo kita sa pulis, ipapa-deport kita dito sa Turkey. Kaya kong gawin, kahit saan ka man pumunta, mahahanap kita at ipapa-deport kita. Ayan, meron din silang langguwahin ganyan, meron din silang ugali na ganyan. Higit sa lahat, ang ugaling utos ng utos, walang katapusang pag-uutos. O nga naman, nandito tayo para kanilang utusan. E naman, kahit konting baga, iutos nila yan sa atin upang pagsirbisyuhan sila sa kanilang mga kinakailangan. Nandito, magha-harvest po ako ng mga dahon ng grapes. May mga pag-uugali din po yan silang hindi sila mahilig maligo. Ang, lalo na pag winter, ang ligo nila every 3 days or once a week. Pagsuot ng damit, minsan sinasabit lang doon yan sa gilid at susuotin pang muli.
may mga pag-uugali din po yan silang parang baliw na baliw sila sa mga babasagin o mga glass o mga lalong-lalo na sa mga bintana, sa mga pintuan. Ang hilig-hilig po nila yung parang yung bintana ganyan nila. Yung glass up, titignan nila kung may alikabok. Minsan, hinihingahan pa nila yan. Obsess sila kung medyo malinis ba o marumi ba. Ayan. Ugali din po yan ng mga toko. Yung kailangan malinis lagi ang bintana kahit isang patak ng chlorine o tubig. Ayaw nila yan makita. Pag-uugali din kung yung ibang mga employer ay nagda-diet at walang luto-luto. Meron din pong iba at karamihan naman luto ng luto. Kaya ikaw, sunod ng sunod din, ligpit ng ligpit sa kanyang mga ginagamit sa pagluluto. Mahilig din po yan sila magbibisita. Palaging may party sa bahay, may mga gatherings, mga meetings. Kaya ayan, ayan, sunod ng sunod din po tayo at magliligpit at mag-aayos ng kanilang kinainan. Kasi mahilig talaga yan sila ng tinatawag nilang sofra. Yung magpakain ng mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan niya. At pag summer, talagang nagbabakasyon yan sila. Kaya akay-akay din si Inday sa lugar kung saan sila magbabakasyon. Kung may mga anak, ikaw magbabantay ng mga bata. Pero kung wala naman, ikaw yung magta-tidy up ng mga kanilang mga gamit. Common sa kanila ang manakit ng asawa, pero hindi po talaga common sa kanila ang manakit ng katulong. Kaya kung kayo ay napagbuhatan ng kamay o nabugbog o mabugbog na inyong amo, huwag niyo pong kalimutan tumawag sa 155. Police po yan. Automatic tumawag kayo, automatic ang police na in 15 minutes na sa bahay niyo na po. Common din po sa kanila ang magpalit-palit ng gamit, lalo na ang damit, sapatos at mga belt at mga accessories every year. Kaya maswerte po yung katulong na nakakatanggap ng mga gamit ng kanilang mga employer or kanilang mga alaga. Common din po sa kanila ang paghahanda sa inyong birthday katulad ng cake. Usually yan lang po talaga ang binublow ninyo or sinaslice ninyo ang cake during birthday. Hindi po katulad sa Pilipinas or sa ugali nating mga Pilipino na magbibigay po tayo ng karami-raming pag kain during birthday. Dito po, cake lang po yan. Sa lahat sa mga mayayamang Turkish, common po talaga sa kanila ang nag-hire ng mga foreigner na nanny or all-around helper. Bakit? Kasi po hindi po tayo nagsasalita kung ano po ang mga pangyayari sa loob ng kanilang bahay. Ayaw po nila yung mag-hire ng mga locals kasi kumakalat po ang kanilang mga hindi magandang gawain sa loob ng kanilang mga pamamahay. Tumasang dollar at sasabihin nila sa inyo, ay tumasang dollar, ang sweldo mo dapat ganito na lang, huwag po kayong pumayag. Dahil yung pang napagkasanduan ninyo na ang sweldo ay ganito. Lahat ng mga nanood ng videong ito, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe para updated po kayo sa susunod nating video. Okay, thank you so much.